Senatorial tayo dito sa Congress sa kapangyarihan ng Kongreso na magbigay ng panibagong privileges para sa kanila. Mm-hmm. Kung hindi nila kikilalanin yun at wala silang gagawin, mm-hmm, magpapatay malisa lang na walang, parang walang nangyari, anong gagawin ng isang bagong bill para bigyan sila ng prangkisa? Mm-hmm. Tama. Nagbibiruan talaga tayo rito. Kasama ko magtatangka kung meron man talagang nag-file na ng bill para bigyan sila ng bagong prangkisa. Ang unang tanong ko, anong gagawin ninyo sa dalawang resolusyon na nakahain ngayon na hindi pa nadidinig matungkol sa ABS-CBN? Anong gagawin ninyo doon sa questionable title na inihain ko bilang isang resolusyon? Hindi pa nadinig. Sapagkat nung unang didinggin na yan, ay nagpa-reset, ang mismong nagpa-reset ng date of hearing ay ABS-CBN. Nagbigyan namin sila. O, ang problema hanggang ngayon, ewan ko kung sino yung gumagawa ng paraan sa Congress ngayon kung bakit hanggang ngayon hindi pa nadidinig, hindi pa nakakalendar, hindi pa na-agenda yung resolusyon tungkol sa titulo ng ABS-CBN. Yung pangalawang resolusyon ko tungkol dun sa paglabag at ang mga ebidensyang inihain ko doon na dapat silang magbayad ng ganong kalaking halaga sa mga paglabag, hindi pa rin na-agenda. Hindi ba dapat ito muna ang unahin natin bago natin napag-isipan man lang o bago tayo managinip, nabigyan natin ng bagong prangkisa ang ABS-CBN. Wala doon sa pangako ng aming speaker, Lord Alan Libelasco, sapagkat humingi nga siya ng parang moratorium lang dahil nga Disyembre ay araw ng kasayahan, pagsasaya. Sabi niya, mabuti umpisahan natin lahat yung mga bibigat na issue na yan, pag-resume na natin sa January. Ako'y nagtitiwala na yun naman ang mangyayari, Mike. Kasi yan na isa sa mga sinabi niyang malalaking issue na dapat na isaalang-alang natin sa January na ay kasangkot na yung sinasabi ko sa yung dalawang resolution may kinalaman sa ABS-CBN. Mm-hmm. Ngayon, hindi ba mas mabuti na i-prioritize muna natin yon para naman makita ng taong bayan ano bang nangyari doon sa mga paglabag ng ABS-CBN? Ano ba nangyari doon sa title? Hindi ba yan ay mga issues naman na may kinalaman din naman ng tao? Correct. Bakit naman ang gagawin mo kagad eh? Parang walang nangyari. Para bang kalimutan na natin yung mga dininig natin noon. Kalimutan na natin na minsan ay nireject natin ang ABS-CBN sa franchise. Ganun ba yun? Mahirap talaga. Baka ang kailangan, baka ang kailangan namin ay magicero na lang, Mike. Hindi na siguro kailangan ng legislation. Baka magic na lang ang kailangan. Baka yun ang... Marirecall mo, Mike, na kaya nga na-reject ang ABS-CBN franchise dahil nga sa napakaraming paglabag. Mm-hmm. Hindi isa lang alang ang maraming mga batas natin, lalong-lalo na yung saligang bata. Right. Pati mo, yung provision ng kanilang franchise ay kanilang nilabag. Pagkatapos nang hindi mo ngayon nawawasto yun, nang hindi ka na magpapakita ng reforma na yun ay kaya mo ng panagutan at kaya mo ngayong bayaran yung mga pagkakautang mo o kaya kailangan mo at kayang-kaya mo na ngayong iwasto yung mali na nagawa mo, wala pa tayong nakikitang ganun. Ni hindi pa nadinig yung mga resolusyon na inihain natin para makita natin kung anong gagawin ng ABS-CBN. Halimbawa, sa questionable title, Mike, hindi ba kailangan palitawin nila na sila talagang may-ari niyan? Wala pang nangyayaring ganun eh. Hindi ba mabuti na maipakita nila sa taong bayan na sila talagang may-ari ng title na yon? Right. O eh bakit ka magsisimula uli ng prangkisa? Eh hindi mo pa alam kung ikaw nga ang may-ari ng title na yan. Bakit na kailangan mo naman na patunayan sa mamamayang Pilipino na ikaw ay transparent sa lahat ng ginagawa mo? Mm-hmm. Eh kung magsisimula na naman tayo sa mali, at sa pagko-cover up na ganyan, eh wala nang mangyayari sa ating buhay, Mike. Yan nga yung malungkot. Ano? Well, doon sa mga nakakalimot kung ano yung title. Mike, pero yung mga bagong mga ebidensya kasi na hawak namin, hawak ko, ang tunay na may-ari, bago pa napunta dyan ang ABS-CBN, ay yung tinatawag nating Philippine Homesite Housing Corporation. Ito yung forerunner ng National Housing Authority. Aha. Kasi nakakita ko ng mga dokumento NSA. Na yan ay pinasurvey ng PHHC 1959. Mm-hmm. Pagkatapos, 2 years later, na-approve yung survey. So ang assumption ko dyan, Mike, lahat ng mga subdivided lots dyan ay nasa pangalan ng Philippine Homesite Housing Corporation.
Ngayon, ang ayaw nilang ngayong pag-usapan, nabili ba yung isang lote dyan? Nasaan ang deed of sale? Mm-hmm. Di ba? Bakit? Pwede naman namin pag-usapan yan sa hearing. Eh, bakit kasi hindi pa na tayo mag-hearing dyan? Di ba? Hintay nila yung January na pagbubukas namin. Mm-hmm. Hindi yung nagmamadali na naman sila. Ano? Kapag ba pinag-usapan na namin yung prangkisa halimbawa, kung sakasakali lang, mm-hmm, na mangyari talagang pag-usapan ng bagong prangkisa. Ang ibig ba sabihin eh, silang mauunang didinggin, hindi yung mga paglabag na na-establish namin nung nakaraang araw. Mm-hmm. Baliktad naman ata. Hindi pwede talaga yun. Magpakita ka muna na ikaw ay kwalipikado, na ikaw ay karapat. Mm-hmm. Eh hindi pa na, hindi mo pa napatutunayan eh. Mm-hmm. Ang dami mong paglabag, wala ka pang ginawa para ayusin ang mga paglabag na yon. Ayaw mo man lang na harapin ang katotohanan na hanggang ngayon questionable ang title mo. Pagkatapos sa harap ka sa amin, hihingi ka ng bagong prangkisa sa pamamagitan ng isa sa aming mga kasama sa House of Representatives. Talagang... Palagay ko, napakahirap naman yata ang pasimula ito, Mike. Kung halimbawa, ipilitin nila ng ganun. Ano ito, magko-cover up tayo? Properties dyan, ng subdivided properties na yan, nasa pangalan ng Philippine Homesite Housing Corporation. Mm-hmm. Madali pa isa dyan, kapag nagsimula kaming mag-hearing, patatang. Hindi po nakukumpuni. Mm-hmm. Hindi po pa nakukumpuni yung bahay na na-establish nating tumutulo. Mm-hmm. Eh pagkatapos eh, ikaw ay mag-a-apply ka na naman ng ano, ng loan, i-mortgage mo na naman yung bahay na yun. Oo nga. Hindi pwede yun. Wala kang makukuhang bangko na bibili o mag-mortgage ng bahay mo sapagkat napakarami mong dapat na ayusin dyan. Ang dapat natin gawin ngayon, ayusin mo muna yung bahay mo, ipakita mo na karapat dapat ka na muling magpatuloy sa pamamahay na yan, ipakita mo muna na ikaw muna yung may-ari ng titulo. Hindi ba? Tama, sa'yo. So, pagkatapos, ipakita mo na nakahanda kang sumunod sa lahat ng mga batas sa pamamagitan ng pag-aayos mo sa mga violations na dati mong nagawa. Tama. Eh wala ka pang naipapakitang katunayan sa akin. Eh, wala ka pang katibayan na ikaw ay karapat-dapat. Mm-hmm. Ang lakas naman ng loob mo na magpakita ka sa amin. Dala-dala ang isang kasama namin doon. May dalang dalawang bungkus ng papel na ikaw ay umihingi ng bagong prangkisa. Parang hindi yata ako makakapayag ng ganun, Mike. Baka may plano silang mabilisin talaga ito sapagkat naghihintay na yung isa ron sa Senado. Baka naman ang usapan na, sige, mag-file ka riyan. At ang counterpart mo rito sa Senado ay nakahanda na.